Hello, Jomsters! Welcome back to our channel. For today's vlog, we are going to cook a different kind of dishes. So please stay tuned and keep on watching. We need butter, celery or kinchai, lemon and chili, onion and ginger or sibuyas at luya, garlic or bawang, pepper, granules, rock salt and water, and most importantly ay ang ating crab. These are the ingredients we are needed in making spicy buttered crab. Okay guys, umpisahan na po natin ang pagluluto. Una po natin gagawin is painitin po natin ang ating pot bago natin ilagay ang butter. So we wait it until it melts. At kalahati na po yung ginamit kong butter. Dinagdagan ko na po yung butter kanina na ipinakita ko sa inyo. Kasi po, isang kilong crab po yung iluluto natin. And then, ilagay na po natin ang ating sibuyas at luya. Inuuna ko po ang sibuyas at luya kapag ako po ay nagigisa. Kasi po, madali pong dito, madaling masunog yung bawang. So, next, ilagay na po natin ang ating garlic. Isang buong garlic po ito. One whole garlic po yung aking kinat. Kasi po, pamputok-batok po itong ating menu for today. So, ayan po. Hintayin po natin na maging brown. Ayan guys, golden brown na ang ating garlic. So, pwede na natin ilagay ang ating crab. Ating crab na mahirap linisin, kaya tinanggal ko po ang mga sipit-sipit niya para malinis po ng mabuti. So, stir lang po natin siya ng konti. Ang hirap po niya i-stir. Kaya, ayan. And then, we're going to put water. So, ang ilalagay po natin water is one glass and half. Yeah. Kasi po maliliit po yung aking pangtakal ng water. So, we need to put one glass and half of water. So, ilalagay na po natin ang lemon, ang pepper, ang salt, ang ating granules ng magic sarap, and the chili na pampaanghang. Ay, maanghang na siya. Adjust lang po natin into moderate ang ating apoy. And cover po natin siya for 13 minutes. Ayan guys, crab is totally red na. So it means luto na siya. So wow. Ang sarap. Ang masarap. Mukhang na-perfect ko ang ating pagluluto. Okay, sprinkle lang po tayo ng konting celery. Maganda daw po ito sa ating puso. So, lakpan po natin for 2 minutes. And after that, luto na siya guys. Off na natin ang ating gas stove. And then, ready for presentation. Hindi po ako expert sa presentation, so pagpasensyahan niyo na po for the first time kapag present po ako ng spicy crab, a buttered crab. Ayan, lalagay po natin ang sauce para po mas masarap. Ayan guys, my finished product, spicy buttered crab.
sa aking kusina sapagkat ako guys ay magpapamalas sa inyo ng aking kunting kaalaman sa pagluluto. At ang aking recipe for today ay ang nilagang buto-buto or pork ribs soup. So guys, samahan niyo po ako and let's start cooking. Ayan ang pork ribs. Ready na po for cooking. Ayan guys, so unahin po muna natin itong ilagay ang pork. Kapag ready na po ako ng tubig, so ilalagay po muna natin yung ating pork ribs. Ayan po. Diretso na po natin. Pakuluan lang po natin siya. Hintayin lang po natin kumulo ng isang pulupa. And then, itatapon ko po yung unang sabaw. Kumukulo na siya. So, open natin. Oh, ang daming, ano ba tawag dyan? Yung taba. Ayan, so, gagawin na lang po natin. Instead na itapon po yung sabaw, ayan, kukunin na lang po natin yung kape. Then, ta-transfer po natin dito sa isang kaldero. Ayan, guys. Ayan. Madinis na po siya. So, tatakpan po ulit natin at papakulan po natin siguro mga 30 to 45 minutes. Kulong-kulo na po siya. So, pwede na po natin ulit open at ilagay po natin yung luya. Ayan. Make sure na malinis po yung kamay nyo. Sabay na din po natin yung onion. Ayan. Ayan, guys. Kulong-kulo na siya. So, lalagay na po natin yung ating corn. Buret ng dalawang chikiting ko. Nilalagay ko na rin guys yung half ng pork cubes kasi ayoko nang masyadong ano tawag doon, malasa masyado yung pork. Ayan, half lang. It's up to you guys kung lalagay nyo pa ng patis, so pwede rin po, or salt. Natin guys yung patatas. Nagpapagawin na rin natin yung ating paminta or pepper. Ibuo po yan. Puput na rin natin guys yung ating yung green na sili and then yung onion po na dahon. Kasi maya maya po dito na siya. Unahin po muna natin yung ayan. Guys, ayan, depende po sa inyong panlasa. Ayan. Kasi nilagyan ko po siya ng pork cubes and then kunti po ano, yung patis and kunting salt. Okay na po siya yung lasa. Ayan po, after 5 minutes lalagyan na po natin yung ating gulay. About 45 minutes na rin po ang nakalipas. Ayan, guys. Sarap. Chinese cabbage and then gusto ko kasi maraming gulay so add pa ako ng pechay. Ayan guys. Yung aking ano, oh my gosh. Ubus yung gasol ko. Oh my gosh, my gosh. Ito na sinasabi ko. Ayan guys, buti na lang kamo gulay na lang. Ayan oh, wala na talaga. Oh my God. Oh my God. Oh my gosh. Ayan, wala na po talaga. Ayan, buti na lang po at least kahit paano yung gulay, ano na. Ayan, maluluto na rin naman po siya kasi mainit pa naman po yung. Oh, ayan po. Ayan, ubusan po ako ng gasol. Ayan. My gosh, ayan po. Ayan. Mabilis lang naman po yan. Papa-order na lang ako ng gasol. Wrong timing ang aking gasol, guys. Ubusan ng gasol kanina sa pagluluto. Ayan na po ang ating finished product. Ang aking version ng
pork ribs soup, or sa Tagalog is nilagang buto-buto. Ayan guys, ang sarap. Ayan guys, kain na po tayo. Hi guys, ngayon ako naman po ay magluluto ng something special. Yes, special po dahil this will be my first time na makakatikim ng chicken asado. Yes, ako po ay magluluto ng chicken asado dahil ito pong recipe na ito ay nakita ko po sa video ng isa po naming subscriber and friend na si Ate Loida. Shout out po sa iyo, Ate Loida. Siya po ay nagluto ng chicken asado, so ginaya ko po yung kanyang recipe. But this time, gagamit po ako ng chicken meat. Hindi po ako mahilig sa meat. Kasi nung maliliit pa po kami, yung aming mudrabels ay mahilig po magluto ng mga gulay-gulay. So most of the time, ang ulam po namin sa probinsya, kasi laki po akong probinsya, is gulay and fish kasi malapit din po kami sa dagat. So ngayon, I'm trying hard to learn to cook some meaty recipe. So samahan niyo po ako at sabay-sabay po tayong matutong magluto ng chicken asado. Ang atin pong mga ingredients ay chicken meat, bell pepper, lemon, onion, green chili and garlic. We also have potato, carrot, soy sauce, and of course, Del Monte tomato sauce. Inilagay ko na po yung chicken meat sa isang cooking pot. Then let's pour the soy sauce. It's up to you po kung gaano karami. And let's squeeze the lemon. Kung wala po kayong lemon, you can use calamansi. Ayan, pagkatapos maglagay po tayo ng ground pepper or pamintang durog. And then, halu-haluin lang po natin para mas spread yung mga ingredients na nilagay natin. Ilagay na po natin yung sibuyas. Pwede po kayong gumamit ng white onion. At maglagay po tayo ng konting tubig lang. Ilalaga lang po natin ito hanggang sa maluto. Sa other pan po, i-fry natin yung potato. Then, kapag luto na siya, i-set aside lang po muna natin. At ganun din po yung gagawin natin sa carrot. Isutay na po natin yung ating onion and garlic sa same pan po na ginamit natin. And then, ilagay na din po natin yung ating bell pepper. Pagkatapos po natin mag-isa, ilagay na po natin itong ating boiled chicken meat. Ilagay na po natin ang green chili. Kung mas gusto po ninyo ng mas spicy, pwede po kayong gumamit ng red chili. And then, ilagay na din po natin yung ating tomato sauce. Naglagay po ako ng sugar. At inilagay ko na din po yung ating fried na potato and carrot kanina. At patapos na po tayo sa pagluluto. And mukhang masarap. At ito na po ang ating chicken asado. So if you want to enhance your cooking skills, just follow the steps. And ito po yung mga ingredients na ating ginamit. Shout out to Rayuigi Ventura, Philip Gorgot, Henry Amontas, and Jean Christopher Ortega. Thank you all for watching.